Yo, what's up? Another The Voice Kids Philippines 2023 blind audition reaction video. Ito naman ay from Renzo Niez. Kumanta siya ng Usahay. I think this is a Bisaya song. Usahay, nagadamgo ako. Parang ganun. Yeah, this is a classic Kundiman. I think this is a Kundiman song. So, yeah, let's jump right into it. Make sure naka-follow kayo dito. I mean, subscribe to my YouTube channel, okay? And follow my Instagram, realdavid_29, and sa aking Facebook page, David Lanyas. So, let's jump right into the video. Let's start. Bring it. Kinakanta ni Casey. Grabe. Galing yung voice control ng bata. Nice. Show me something. Yung boses, ha? I like this. Parang tunog babae din yung boses ng bata, no? Ganito talaga pag ganitong age, eh. Yung lalaki na, ano, pag mataas yung range, tapos ganito talaga yung texture ng boses, parang babae. Michael Jackson yan. Kanimo da. Woo, para siyang ano yung Jackson 5 ba yan, yung bata pa si Nice, no? Galing nung control. Three chair turner to. For sure. For sure. Ah, two chair lang. Deserve niya yung three chair eh. Actually. Hello, hello. Ano pangalan mo, sir? Renzo po. Renzo, bakit ka sumali ng Voice? Para po matulungan ko po yung aking magulang at mapagawa ko po yung aming bahay. Ipapakita po sa inyo yung video po ng aming bahay. Ah, okay. Hello po, ako po si Renzo Niez. Ituturo ko po kayo sa aming bahay. Vlog. Ito po ang aming tindahan na pinagkakaabalahan ng aking mama kapag kami po ay pumapasok sa paaralan. At ito naman po ang aming kusina. My house tour. Tapos, na gusto ko pong ipaayos kung sakali po ako ay manalo sa The Voice Kids. At ito naman po ang aming loob. Ito po ay napanalunan ko nung ako po ay grade 4. At ito po ang aking pinagpra-practisan pag ako po ay kumakanta. Nice. At kung mapapansin niyo po ay hindi pa po napipinish ang aming pader. At ito naman po ang aming ganito terrace. Yung house tour. Ganito dapat. Diba? Kung mapapansin nyo pa, wala pa po kaming terrace. the way yung bata nagsasalita ng house tour, parang, ano, seryoso siya pero nakakatawa, no? Works and works. Thank you. Thank you for showing your home, no? Renzo! Sorry, hindi ako umikot. Siguro na ano, meron kong hinahanap pa sa kanta. I don't know. All I know is, talaga may boses to. Maganda sa boses, sa journey mo, kailangan may story, may goal. Hindi lang pang kanta-kanta, pang fans, hi fans. You know, they say that popularity is temporary, di ba? Everything is temporary, but family,
focus, goals, dreams, that's forever. So you're on your way. Renzo, bisaya ka? Sabot kayo bisaya. Seryoso tao to, no? Kinausap na ng bisaya. Alam mo. Oy, kayo, ito, share ko lang ha, sa mga ano dyan, mga kababayan nating Tagalog dyan sa Manila, you guys actually should learn Bisaya. Kasi, yung Pilipinas ngayon, you know, ang dami na kasing Bisaya eh. Kaya, dami din ng Bisaya dyan sa Manila, sa Luzon, no? No? Kung ikumpara mo yung number of Tagalog people dito sa mga Bisaya region, konti lang. Pero pag Bisaya, tapos andyan sa Manila, marami, sobra. Siguro nga, mas marami pa yung Bisaya ngayon eh. Ewan ko lang ha, if I'm not mistaken. So, you guys should actually learn para naman magkaintindihan tayo pag andito kayo sa amin, magsasalita tayo ng Bisaya. Pag kami naman andyan sa inyo, magtatagalog tayo. Di ba? Di ba? It's fun. Para kang matanda na nilagay sa katawan ng bata. Bata, oh, di ba? Ganun kang so kumanta. Mature, oo. Hindi lang siya nakabase dun sa sinasabi ng bibig mo eh. Kundi kung paano mo siya binibitawan. Usahay is such a classic. And for such a young person like you, to sing that song. To sing such an old song. Uh-huh. Siguro nga, tiguang prasin mong lulong kanta ba? Pero, kinanta mo. And you told the story as if na nakigihigugma. Oh. Tapos, isa sa pinaka na-appreciate ko sa'yo, kahit alam mo namang abot na abot mo yung mga high notes, yung low notes, alaga mo. Yes. Ginatagaan dyan ni mo og equal na importansya o gugma ang kada parte sa imong kanta. Nine. So I am so excited to work with the kind of artist that you are. Mm-hmm. Ana na kamo kanta, hanas na kay kamo kanta. Yes. No? Kuyog kay ka. Pili ako, Bing. Renzo, ako. Hindi sila natatawa, guys. Walang natatawa kasi hindi nila naiintindihan. Pero sa pagbisaya, actually nakakatawa yung sinabi niya, ano. Ni Miss K. Hindi naman siya joke, pero yung expression, ganun, iba talaga din yung ano, expression ng Bisaya. O, umikot ako kasi sinusupport ako ng mga artist na katulad mo na pupasok, sumasali sa Voice Kids na kumakanta ng ibang kanta na uh-huh. Hindi yung normal lang na ano, di ba? Na, so, saludo ako dun eh. Hindi ako familiar sa kanta, pero yung idea na ginawa mo yun, yung astig nga, yung tapang na ginawa mo, yun ang sinusuportahan ko. That's why I like it. So, risk taker, ganun. Kung pwede lang, mapunta ka dito, sa Camp Kawayan. Oh, ito na. I can paint the house, dude. Mag-iisip ka mabuti. Thank you for watching. Feeling ko, ano, kay Miss Casey siguro siya. But if he's really a risk taker na bata, he would go to Bamboo. Pero kung mas gusto niyang komportable siya dahil sa lingwahe na din, no, sa kulturang Bisaya din na which mas makaka-relate din si Miss Casey sa kanya, no. Baka si Miss Casey yung pinili niya. But regardless, either sa kanilang dalawa yung piliin niya, magagaling naman talaga. So, I'm happy for him. Renzo, padayon di adong ha, padayon di adong. And God bless sa imong journey. So, yeah, that's it. That's my reaction for this video, and I really had so much fun reacting to this blind audition. So may dalaw pa akong i-react. So pang ano na to si Renzo eh? Pang apat. So may dalawa na lang para anim. Anim yung ma-upload kong From the Voice Kids, okay? So please check my channel. May mga bagong The Voice Kids audition na reaction videos doon. So, that's it. Peace out, everybody. Much love. Stay safe and God bless. Bye!